Si Manding Claro, ipinanganak noong 1938, ay isang dating Filipino matinee idol ng LVN Pictures noong 1950s na ipinaraise sa isa pang matinee idol na si Nenita Vidal. Nang maglaon ay lumipat siya sa Sampaguita Pictures kung saan gumawa siya ng maraming pelikula at tinapos ang kanyang karera bilang isang artista upang ituloy ang isang karera bilang isang mga awit. Napakatagumpay niya bilang isang mga awit ng maraming taon sa mga paglilibot sa buong Asya. Nagpakita rin siya sa Bayanihan kasama sina Nestor de Villa, Carmencita Abad, Bernard Bonnin, Liza Moreno, Caridad Sanchez at Perla Bautista at Teenage Crush kasama sina Eddie Rodriguez, Tessie Quintana, Lita Gutierrez, Luz Valdez, Marietta Sanz, Rene Ibanez at Fred Panopio sa ilalim ng direksyon ng Tony Santos. Walang alinlangan na siya ay isang batang idolo ng matinee ng kanyang dekada. Ang LVN Pictures ay gumawa ng ilan sa aming nangungunang at tanyag na mga love team sa sinehan ng Pilipinas. Ang mga lumaki sa edad na 50 ay maaalala ang mga pangalan ng dalawang batang bituin na sina Nenita Vidal at Manding Claro. Ang dalawa ay nasa teenager na nang sila ay tinapok at nag-ayos na maging susunod na pares ng pag-ibig sa mga pelikulang Pilipino. Ginawa nila ang kanilang unang pagpapakita sa teenager, isang bida sa ni De Nestor noong 1954, Dalagit at Binatilyo at Banda 1, pareho noong 1955. Ngunit noong 1956, sa pelikula Puppy Love, na binigyan sila ng kanilang pinakamalaking pahinga. Ang kanilang matibay na kimika bilang isang koponan ng pag-ibig kasama ang mahusay na suporta mula sa kanilang ina studio ay nagtulak sa kanila sa itaas. Mas maraming mga proyekto sa pelikula ang dumating pagkatapos, Damahuanagang 1956, Truklabing Isa 1957, Phonepal 1957, at Leilong Mungpanot 1957. Ang kanyang love team kasama si Nenita Vidal ay napakapopular sa kalagitnaan ng 50 para sa mga hit sa pelikula tulad nina Dalagit at Binatilyo at Banda 1 noong 1955, Puppy Love noong 1956, Medalyong Perlas, isang pelikulang musikal noong 1956, Telepono Pal, Leilong Mungpanot at Truklabing Isa, pareho noong 1957. Nagretiro siya mula sa palabas na negosyo noong 1958. Isinama siya sa Eastwood City Walk of Fame noong Disyembre taong 2013. Sumagot siya mula noon sa isang mas mataas na banal na tungkulin, na nagpatuloy hanggang ngayon. Salamat sa panoorin, makita kayo sa susunod na video.